Everyone, welcome or welcome back to Mommy V's Garden. So last time po, dun sa isa sa latest videos ko, I mentioned that I bought artificial grass from an online store. I bought this from Lazada. Bumili ako ng 2 pieces na 2 by 3 meters. Ito na po siya. Nakita ko na maganda yung reviews from this seller, so I decided to purchase from them. Kasi importante po na binabasa natin yung mga reviews before we buy something online. Hindi ko na po napakita sa inyo yung paglalagay ko nung first 2 pieces ng artificial grass, pero ayan na po siya. Ito na yung nailagay ko. Unfortunately, hindi po na-cover lahat ng gusto kong lagyan ng artificial grass. Pero iba po talaga ang effect ng may artificial grass. Parang luminis tignan, ganyan, nagmukha talagang garden itong ating balcony garden. Nakakatuwa po, no? Kasi before, tiles po yan. So, parang iba talaga pag yung effect niya is parang grass talaga yung yung flooring. So, ayan po ang ang na-cover lang nung ating unang purchase. Since bitin nga po, I decided to order another one. Nag-order ulit ako ng 2 pieces from the same store. And ilalagay ko po itong bagong bili ko sa dito sa remaining space na kailangan ko pang i-cover ng artificial grass. Actually, hindi ko po lalagyan lahat ng artificial grass, hanggang dito lang sa may poste na kulay blue. Ayan. So, ito lang area na paglabas ng pintuan. So, ayan po. Itong pinapakita ko sa inyo, yan lang ang aking lalagyan ng artificial grass. Ayan. So, kukumpletuhin ko po ito. Then, I'll show you the finished product later on. Hi, everyone. Welcome back to Mommy V's Garden. So, itutuloy ko na po yung update natin about the artificial grass that I put dito sa ating balcony garden. So, ito na po yung na-coveran ko ng artificial grass as of today. Medyo na-delay-delay lang po ang ating paglalagay ng artificial grass dahil ilang araw na pong umuulan. Naipwesto ko na rin yung mga halaman natin. Nakailang beses din po akong nagtanggal kabit nitong artificial grass. Kasi ang isa sa naging problema ko is na sana i-consider nyo pag nagbalak kayo na maglagay ng artificial grass. Ano po ito isa sa pagkakamali ko, hindi ko sinukat yung area na lalagyan ko ng artificial grass. Nag-estimate lang po ako. Kaya, kinulang yung unang purchase ko. Tapos, bumili nga ulit ako ng panibago. Nailatag ko yung unang binili ko. Tapos, dumating yung panibagong order. So, tingin ko mas bagay na ilagay ko yung bagong order sa isang area. So, ganun po yung nangyari sa akin dito sa paglalagay ko ng artificial grass. So, na-exercise po ako ng todo-todo para mailatag itong ating artificial grass. So, makikita nyo po ngayon, ito na yung parang latest, no, dito sa ating balcony garden. Ito yung mga halaman na nandito sa side na to. As of today, May 18, yan po yung mga na-propagate na natin na mga halaman from our mother plants. And maganda po yung naging effect nitong artificial grass. Bukod pa sa nakatulong din talaga siya na maging malinis tignan itong area na to. At the same time, nagmukha siyang garden talaga.
Tapos, maganda rin po dahil at least no, hindi ka madudulas pag tatapak ka dito ng walang tsinelas or pag umuulan. Kasi tiles nga po ito, itong balcony namin. So, ngayon, pwede akong lumabas ng walang tsinelas at tumapak-tapak lang dyan sa ating, ano, sa ating artificial grass. And in fairness, maganda naman po yung quality nitong nabili ko. Makapal. Hopefully, durable at mapapakinabangan ko sana ng husto. May konti lang akong kailangang ayusin pa and maybe need to rearrange some of the plants also. Pero most likely, ito na yung parang pinaka almost final look nitong ating balcony garden. So, ito lang po ang gusto kong i-share for today. Thank you everyone for watching and I hope that you like this video. Thank you. Have a blessed day ahead. Bye everyone.